will now go to the branches of the abdominal aorta. So since this is the diaphragm, this is now the abdominal aorta. So let's start with the first branch. This is the celiac artery. So the celiac artery will have three branches. Okay? 1, 2, 3. So ito isang tama. Sorry, ano yun, sir? Kasi parang lumalabas yun yung apat, oh. 1, 2, 3, 4. Okay. Pero ang binabanggit lang ni Hyman is itong tatlong to. 1, 2, 3. So, sir, variability na lang. So, oo. Damay lang yun. Baka early branch lang siya. Okay. Feeling ko, galing siya, ayaw nga. Sa tingin ko, itong dalawang to, eh, no? The same. Nag-branch early lang. So, collectively, these two are part of the left gastric. Okay, so let's continue. Wait, sir, so the one below, the one below it is another one. Ito? Oo, iba to. Okay, so ito yung unang-unang branch. Ang makikita nyo distinct sa kanya is yung direction niya pa ganito. Papasok. Yeah. Diba? Mm-hmm. Kasi nga, pupunta siya sa liver. So okay. This is the hepatic. So tricky talaga yung hepatic. Nakatago siya talagang ganun. Okay. Sa hepatic. Then ito, pumunta siya sa stomach. Therefore, this is the left gastric. Okay? Then ito, punta siya ng spleen. So this is the splenic. Okay. The splenic artery will branch into two. The left and right splenic. The left splenic will give off a branch which will go back to the stomach. Ito yun. Short gastric. Okay. Ito naman, meron siyang branch pupunta sa ditong portion. So, right gastroepiploic. Okay? Pero kahit huwag nyo nahanapin, at least theoretically, supposedly, may branch to papunta ng stomach, right gastroepiploic. Okay? Next. This is the superior mesenteric artery. Okay? The superior mesenteric artery has 5 branches. So, the first one is the middle colic. So, pupunta yan sa transverse colon. Okay, and to the bababang ganun. Okay, middle colic. Pag ganun yung direction niya. The next one, pupunta naman siya sa posterior portion of the pancreas. Take note, this is the duodenum. Tapos dito sa ilalim. Doon siya. So, this is the posterior pancreatic duodenal artery. Okay. The next one, pupunta siya sa pupunta ng ileocolic valve. So, this is the ileocolic artery. Okay, and in most cases in the cat, kasi usually ito, this by the way, this is the right colic kasi nag-attach siya sa ascending colon. Yan, right colic. Okay, in most cases, branch siya ng ileocolic. Okay. Pero in some cases, branch siya ng superior mesenteric. Pwedeng dito, pwedeng doon. Okay? Kaya sinasabi ni Hyman na 5 yung branches. Ini-include niya rin to kahit na most of the time, nakabranch siya sa ileocolic artery. Okay? And lastly, we have the intestinal arteries. So, para mas kita niyo, intestinal arteries. Kung matitrace niyo siya, galing siya sa superior mesenteric artery. Okay? Next. After the superior mesenteric artery, we have the adrenolumbar artery. So, ito yun. So, this is the adrenal gland. Okay? So, no, hindi ito ha. Alis na. Ito. Ito yung adrenal gland. Oh, okay. It's no use. Sir, ano pa yung ano yan, sir? Hello. Wow. Ano yan, sir? Lymph node, right? Mukha siyang lymph node. Lymph node? Lymph node. There's another, there was another structure like that a while ago. Marami ito. So, ito yung adrenal gland. So, nagbigay siya ng branch doon. Tapos, pupunta sa, wait lang ha. Yan yung adrenal gland. Parang, o yan yung adrenal gland. Nagbigay siya ng ano yun. Pero, oh no. Ginugulo ka ng kasi talaga. Sakit. Masakit talaga. Wala nga naman adrenal gland to. Baby kidney. Aray. Arkin na. Anyway,
Uy, sir, ano anyway? Anyway. Alam, nahanap ko pa. Imagine your cat. Okay, renal gland, ay renal artery pala. It's renal artery. You are very sure. Renal artery. Kasi ang marker natin, the adrenolumbar is more anterior to the renal artery. Therefore, ito nga yun talaga, adrenolumbar. Kasi pupunta siya sa lumbar region din. So sir, yung parang bean and yung ano, adrenal gland? Parang bean. Tono na. Parang tingles. Shingles. Okay, adrenolumbar, then renal. Next. After the renal artery, okay, ito. Very, ano to, characteristic niya to, napakanipis niya. This is the gonadal. And ang isa pang mapapansin niyo sa gonadal artery, unlike in most paired, magka-level, di ba? Ito, malayo yung Kapernic. Left sa right. Wow. Okay. Mag-alayo. Pero these are still the left and right gonadal artery. Since this is the male cat, this is the left internal spermatic artery. Okay. Pag female yan, pupunta yan ng ovary. Left ovarian. Para maniwala din kayo na ito ay ang internal spermatic, di ba pupunta yan, dadaan to supposedly through the spermatic cord. Ano natin kung doon maano siya. Mukhang naputol na siya. Oh yes sir, that's the one that we caught. Ayun, kaya tinan niyo oh, hanggang doon. Yung balls, eh? Hanggang doon lang siya. Pero supposedly, theoretically, bababa yan. Ganun. Okay. Next, after the gonadal artery, we have the lumbar arteries. Ayun. Okay, pa-dorsal naman siya. Lumbar artery. Okay. Tapos, ito. This is now the inferior mesenteric artery. So, pag tin-raise natin itong inferior mesenteric artery, magba-bifurcate siya. Nakita niyo ba yung bifurcation? Yes, sir. Okay. So, pag paakyat, ito yun. Left colic. Pagpababa, pupunta ng rectum. So, superior rectal. Ayan yung dalawang branches niya. Left colic and superior rectal. Next. Ito namang pair na to. Talagang kanyang distinct characteristic is pa-horizontal siya talaga. This is the iliolumbar. Diba? Kasi ang region na sinusupply niya will be the lumbar region and then yung iliac. Yeah, kita nyo, bifurcate siya. So, iliolumbar artery. Next. Ito yung sinasabi kong parang tao. Na-imagine nyo ba? Monkey. Diba? Hindi, ito. Makikita nyo na talaga. Actual na to eh. Oh, diba? Ito yung kamay. Ito yung paa. Diba? Imagine nyo na. Yung tail niya, sir. Yung tail niya. Sabi, ano, lilinisin nyo. Maniwala kayo na meron dyan, lalabas yun mag-isa niya. Hindi kasi, di ba? Ayan, lumabas na nga siya. We believe you, sir. Sir, naniniwala naman kami sa'yo. Hindi namin kailangan, ano, halumpatin yan. We believe you, sir. Ayan, lumabas na siya. Oh. Okay. Para lang makita nyo na talagang nakatago siya, hindi siya nagpapakita sa inyo, hahanapin nyo talaga siya. Kasi, di ba, mamaya isipin nyo, magpapakita siya sa inyo agad. Okay, ayan na. Okay, this is the caudal or median sacral. Okay? Yes. Ayan. So, sa exam, ganoon lang rin, tatali ko to, identify. So, you really just have to know
yung mga pangalan ng mga blood vessels. Okay, so let's summarize this region. So, ano to? Iliolumbus. Inferior mesenteric. Tapos? Superior. Superior. Rectal. Left rectal. And then? Wala, ano nangyari? Ang putol? Hello. 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 Naputol siya. Ito siya yun. So, ano yung answer yun? Left call. Okay, about this one? Iliolumbar. Got it, finally. Kamay. External iliac. Caudal. Internal iliac. And then? Caudal. Okay. Actually, tuloy-tuloy na natin yung demo. Para kulang na lang natin veins. So let's discuss the... Okay, stop mo naman.